Ayan guys, ngayon is naglagay ako ng buhangin galing sa hukay namin last time. Ayan, nakahukay kasi kami ng buhangin. Balas sa Bisaya. Kaya nilagay ko dito, tapos tatamna natin siya ng sweet potato or kamote. Kasi sara-sara daw yung kailangan ng kamote na lupa. At hahaluin muna natin siya pagkatapos gawa natin siya ng bundok. Pagkatapos ng gawa ng bundok, lalagyan natin siya ng cover na marchi or itim na cellophane sa taas. At doon tayo magtanim ng kamote. Ayan. Ayan, nahalo ko na siya at gagawa na natin siya ng bundok. At lalagyan natin siya ng marchi or yung black na cellophane. Ayan guys, ito siya guys. Ito yung black na cellophane. Totoo, hindi ko siya gusto pero kailangan kasi pag meron na siyang damo-damo, mahirap na siya tanggalin. At diba pag kamote, grabe yung mag-spread yung dahon niya or sanga-sanga niya. Mas delikado kasi merong ahas dito kaya mas safety pag merong ganito. Ayan, para mas madali ko makuha yung damo-damo lang sa gilid. At meron akong kahoy. Kahoy dito para alam ko kung saan ako maghukay or magawa ng mountain. Ayan, dyan at saka doon sa kabila. Siguro mga 70 cm itong cellophane na to. At samahan nyo ako at magta-timelapse na naman ako. Guys, ayan. Ayan, hiningal ako sa paggawa niyan. Hindi siya diretso. Ayusin pa natin yung doon para madiretso. At habang yung banana ko, nilalagyan niya ng yellow na cellophane yung eggplant kasi para musiyobo, mga insect aalis. Ayun. At lalagyan na natin siya niyan. Meron pang mga bato-bato, uy. Ayan. Pasensya na sa hingal ko kasi nakakahingal siya, besh. Ayan. Ayan guys, lalagyan na natin siya ng marchi at ita-timelapse ko na naman kayo. Ayan guys, ito na yung ating kamote na itatanim. 8 pieces sila. At yan na yung ilalagay natin. At bubutasan na natin siya ng ganito. Butas natin siya at ilalagay muna natin kung mga ilang metros yung kapagitan nilang 8. At itatimelapse ko na naman kayo para makita ninyo kung ano mga ginagawa ko.
Ayan siya. Ayan siya, natanim ko na. At yung potato daw is nandito, 'di ba, yung ugat at bubunga, kaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya itatanim. Na nakatagilid. Ayan siya. Ayan, wag ka lang matumba, camera. Yan, nakatagilid siya at kumuha ako ng lupa. Hindi siya masyado maganda pa yung lupa, pero trust the process at bubunga din yan. Cross finger tayo this year na may maaani. Sensitive kasi daw yung sweet potato, sabi nila. Kaya dito nandito, 'di ba, yung ugat. Dapat matatabunan siya ng ating lupa. Kasi dito daw area magbubunga yung potato, sweet potato or kamote. Yun siya, guys. Yan na. Ganyan siya nakatagilid, nakahiga. Ayan. Ayan, pagkatapos natin itanim, siyempre, lalagyan natin ng tubig. Lalagyan natin siya ng tubig. Para magbunga yung pagtanim natin sa kanya. Tapos na. At pupukayan natin sa gilid para yung tubig hindi mag sa gitna ng ating halaman. Maganda yung flow ng ating yung tubig ulan. Ayan, ewan ko, ang laki-laki ko sa camera tignan. At ito na yung ating tanim na kamote. At sana nagustuhan nyo yung vlog natin at meron kayong natutunan kung paano magtanim dito sa Japan ng kamote. Ganito siya, nilalagyan nila ng black na cellophane. Hindi ko anong term sa alam sa Pilipinas, kasi hindi pa ako nakakita kung paano magtanim talaga yung mga farmers sa Pilipinas. Pero sa akin, yung lolo ko before, tinatanim lang niya sa lupa. Nakakita ako, pero hindi niya nilalagyan ito. At sana magbunga sila this year. Cross finger tayo para meron tayong maaani at meron pa tayong mag-vlog next season. At sana nagustuhan niyo yung vlog natin at huwag kalimutan mag-subscribe, like, i-share para ma-notify ka sa next video. See you to our next vlog, guys. God bless you all. Bye-bye. Arigato gozaimashita.